arresto. No, thank you. Madam, paano mo natatakasan ang Pangulo ng Bansa? Sleeping pills. Pero hindi ako nagpunta dito para kay Oscar. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil maayos ang pagpaplanta mo ng pera, droga at baril. Wala nang lusot si Bora. Alam mo namang siniseryoso ko trabaho ko, di ba? Inaasahan ko naman yon. Sa ngayon, masaya ako na baldado ang pamilya ni Cardo dahil nakakulong ang pinakamamahal nilang lolo. Malaking gulo yung ginawa mo eh. Anong kasunod? Hinay-hinay lang tayo, Juan. Gusto ko silang biglain, pero ayoko naman na akong mabubulaga. Oh, Gerald, ano pong balita? May kailangan tayong imbestigahan sa kaso ni Secretary Borja. Ano yun? Hawak ng ombudsman ang isang taong nag-DDN kay Secretary Borja. Isang accountant na nagngangalang Eduardo Villamor. Marami ng pera niya, pwede niya ng gasto sa sarili niyong proteksyon. Lumabas kayo ng pansa kung gusto niyo. Hindi na kailangan yun, Mr. Hipolito. Ito lang ang tatandaan ninyo, ha? Huwag na huwag kayong magtatangka na bumaligtad sa akin. Dahil kahit saan kayo magpunta, pwede ko kayong pasundan. Basta ba tama ang bayad, wala tayong problema. Bakit daw po? Anong rason para gawin niya kay Lolo? Dati daw siyang accountant ni Tomas Tuason. Gerald, kung ganun, kinakailangan natin imbestigahan ang lahat ng mga taong to. Alam ko masama loob sa amin. Ginagawa lang namin itong kulo namin. Sana naiintindihan mo. Alam ko yun, sir. Alam ko kinakailangan mas manaig ang batas kaya sa pagiging magkaibigan. Sana lang huwag dumaranasan na dumating sa buhay niyo ang ganitong pagkakataon. Dahil napakasakit, sir. Lalong-lalo na walang kasalanan si Lolo Delfin. Sana nga mapatunayan ni Secretary Borja na wala siyang kasalanan. Huwag mo kayo mag-alala, sir. Patutunayan ko na walang kasalanan ng lolo ko. Permission to leave. Renato, kamusta na ang mga witness? Ayos naman. Nasa pangangalaga ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Pagkabigay na pagkabigay ko ng pera sa kanila, sinabi kong mag-ingat sila dahil baka magloko. Mabuti naman. Sige. Captain Babisan, kilala niyo ba ang inaakusahan ninyo? Dahil kung sinasabi ninyo sa akin na malaki ang posibilidad na may kinalaman dito ang First Lady, ibig sabihin, involved din dito ang Presidente. Hindi kami sigurado, ma'am. Pero hindi po kami titigil hanggat di namin napapatunayan na kasangkot dito ang First Lady. Hindi kaya pinapersonal mo lang dahil sa akusasyon nila sa lolo mo? Ma'am, personal po sa akin ang misyon na to. Kahit po hindi nila inakusahan ang lolo ko, iimbestigaan pa rin po namin to. Kung wala na po kayong kailangan sa akin, aalis na po ako. Dalisay, ano ito? Nireklamo ko na isang pulis ng conduct unbecoming at grave threat dahil sa panunutok ng baril sa kanya. Totoo ba ito? Yes, sir. Dalisay, alam ko may pinagdadaanan ka. Lalo na sa pagkakulong ni Secretary Borja. Pero hindi dahilan yan para umasta ka na parang hindi pulis. Mali ang ginawa mo. Mali? Sir, kayong mali. Dahil walang kasalanan ng lolo ko. Dalisay, sinunod lang namin ang batas. At ang pagsunod sa batas, kailanman ay hindi naging mali. Sir, innocent yung lolo ko. At mali na dinakip niya siya. You watch your language, Dalisay. Baka nakakalimutan mo, I am your superior and I am your commanding officer. One more offensive word, baka mapilitan akong suspendin ka. Sir. Suspindihin niyo kung gusto niyo. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Dalisay? Hindi. Bakit? Sinuspindi siya ni General De La Cruz. Bakit daw? Sir, napaaway siya sa mga kapwa natin polis. Nagkainitan, kaya tinutukan niya ng baril. Alam ko magulo isip ni Dalisay ngayon. Sir, anong plano natin? Gawin natin lahat para tulungan si Dalisay. Yes, sir. Na ako sa inyo. Sir, huwag kayo mag-alala. Hindi kami hinto. Maghahanap pa rin kami ng ebidensya para makatulong kay Lolo Delfin. Yan si Cardo. Alis na tayo rito ba? Mag-alit sa atin yan. Pero mo akong mag-alit yan. Hindi ba? Kurap din yan. Shhh! Kaya maingay. Marinig pa tayo ni Cardo. Hoy! Eh ano naman kung marinig niya tayo? Pare-parehas na naman tayo ah! Nagmamalinis lang yan kagaya ng lolo niya!
Kalma. Saan siya pumunta? Di ba pinagsabi ako na kayo bawal minum dito? Boss naman! Bakit namang bawal? Kayo nga eh! Umagawa ng illegal! Pinagpapawalan ba namin kayo? Ano ba? Sir, matapang lang kayo sir kasi pulis kayo eh. Ngayon, hindi ako pulis. Cardo! Eto na to, Jacob. Abot kamay na natin ang upuan ng kapangyarihan sa palasyo. Mabuti na lang at kaibigan natin si Arturo. Hindi mahirap kausap si Arturo, Jacob. Basta may hati siya sa kanyang serbisyo. I'm just glad he's in a position of power. Nagkakaporma na ang lahat ng plano natin. Malapit na sa aktualidad. Hindi ko akalaing hahantong sa lahat ng ganito. Pakiramdam ko ngayon, wala akong kakumpi sa laban ko. Maski ang presidente tinalikuran na kami, pati ang batas na pilit namin pinaglalaban, ngayon, kami naman ang pilit na ginigipit. Hindi niya pa rin kinakain eh. General, kumain na po kayo. Saka na, wala pa akong gana. Pilitin niyo pong kumain, baka po magkasalit kayo niyan. Salamat sa pag-alala. Kung hindi ko na maaasahan ng batas na ipagtanggol ang pamilya ko, ako na mismo ang hahanap ng ustisya para kay Lolo Delfin. Lahat siya magaganda. Harapan ko, sasampakin kita! Ma'am, ito na po siya, ma'am. Anong kailangan niyo po sa akin, sir? Paano nagkaroon ng ganung kalaking pera sa bangka ko ni General Bora? Sir, upo muna po. Hindi ko kailangan umupo! Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag nalaman ko na kasabuat ka sa pagkakakulong Lolo Delfin, ako mismo mag-aating sa'yo sa kulungan. Wala po akong kinalaman, sir. Tumigil ka! Sir! Tandaan mo itong sasabihin ko. Mabalikan kita. Ako mismo mag-aating sa'yo sa kulungan. Sir, sir. Sunod na sunod, ha? Kala mo, hindi ko nakikita? Ha? Anong pangalan mo? Sino ka ba? Kalisay? Isa ka sa dahilan. Kung bakit nakulong ang lolo ko. Malakas ang ebidensya sa lolo mo. Nakasabot siya ni Tomas Tuason sa pagbebenta ng illegal na droga. Siguraduhin mo lang. Dahil kapag nakakuha ako ng ebidensya laban sa'yo, sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa kulungan. Hindi mo kilala kung sino nakukod ko. Koneksyon ko. Ultimong batas, kaya naming paikutin. Sisiguraduhin ko sa'yo na ang lolo mo na si General Bora ay mabubulok sa kulungan hanggang mamatay. Titiyakin ko na hindi mangyayari yun. Dahil mas uunahin kitang patayin. Patado ka pala eh! Tapos. Kailangan ko kay Lola Flora na nasuspindi ka.
hindi daw ako ngayon. Nagaling ako doon sa mga taong tumitisligo laban kay Lolo Delfin. Iniimbestigahan ko sila. Mahal, di ka ba mapapahamak yan? Ngayon wala ka sa serbisyo. Baka kung ano magawa mo sa kanila, baka hindi makatunog kay Lolo Delfin, baka ikapahamak pa niya. Pero Alyana, wala na akong alam na ibang makakatulong sa atin. Kaya kinakailangan ko kumilos. Kahit ang presidente, kinalimutan na tayo. Cardo, huwag mo naman pabayaan yung pamilya natin. Paano si Letlet? Mahal. Mahal, paano ako? Anong gusto mong gawin ko, Alyana? Manatili ako dito sa bahay na to. Habang si Lolo Del pinakakulong. Sa isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Alyana, kinakailangan ko pang unawa mo ngayon bilang asawa ko. Alyana, hindi ko gusto na magkasira tayo. Pero sana intindihin mo rin ako. Dahil sa baril na ito, matatanggal sa serbisyo si Dalisay. Pero hindi ako kontento sa ganun, sir. Nasaan ang pangako mo? Marunong akong dumupad sa usapan. Ibibigay ko sa'yo ang pera. Teddy? Opo, kalya. May importante kang sasabihin. Kahapon, may natuklasan ako tungkol kay Dominguez. Kahapon, sinundan ko siya. At alam mo kung sino nakita ko doon? Si Renato Hipolito. Kamusta ang lakad mo, Arturo? Okay naman. Madali naman kausap ni Raymundo. Pangakuha mo lang ng konti. Parang maamon tuta. He cooperates right away. Mabuti naman. Dahil tama ka. Kailangan ang patahimikin agad ang mga witnesses ni Delfin. Ako nang bahala mag-imbestiga kay Lily. Sigurado ako binabantayan niya lahat ng kilos ng galaw niyo dahil alam niya, iniimbestigahan niyo siya. Huwag kayong mag-alala, Cardo, Mang Teddy. Magmamatsaga po sa loob ng palasyo at babantayin ko ang lahat ng kilos ng First Lady at ire-report ko sa inyo agad. Well, I have a surprise for you. Ito ang service firearm ni Cardo Delisay. Cardo. Alis lang ako. Saan ka pupunta? Meron lang ako kakausapin. Ano yun? Hey, ma'am. May lalaki nakaharap sa dadaanan natin. Hoy! Ano ba problema mo? Pati na kami ang daanan namin! Anak, diyan ka lang. Huwag kang bababa. Yes, ma'am. Ricardo Dalisay? Alam ko na kung sino nag-utos sa'yo. Para tumistigo laban sa lolo ko. Sinabi ko sa'yo, wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo! Hindi mo alam? Eto. Ha? Si Renato Hipolito pala nasa likod ng lahat ng to. So, tandaan mo. Ngayon may ebidensya na kami laban sa'yo. At sisiguraduhin ko sa'yo na makukulong ka habang buhay. Kasama si Hipolito! Walang ginawang mali si Cardo. Pumunta siya dito para ipaliwanag sa presidente ang maling paratang sa kanya. Yan naman ang hirap sa inyo eh. Nakita ng mga pulis ang ebidensya. Bakit hindi niyo matanggap yon? Nagmamaang-maangan kayo? May kinalaman ka sa pag-aaresto kay Delfin! Kung sino-sino na ang sinisisi ninyo dahil hindi nyo matanggap na nagkasala ang kapatid ninyo, pinagtatakpan nyo siya dahil magkakasabot kayong buong pamilya. Nilahat muna kami. Pati sa akin, wala kang karispe-respeto. Wala rin kayong respeto sa akin bilang First Lady. Dahil hindi ka karispe-respeto! Sa ginawa niyo yan, binibigyan niyo ako ng rason para hindi kayo irespeto. Umalis na kayo. Tandaan mo ito. Darating ang araw, lalabas ang buong katotohanan at pagbabayaran mo ng mahal lahat itong mga ginagawa mo sa amin. Tandaan mo yan! Wala na akong panahon sa'yo. Palayasin niyo siya.
Lola! Lola! Dok, ano po nangyari kay Lola Flora? Tumaas po ang presyon ni Mrs. De Leon. Alyana, tawagan mo si Cardo, dali. Si General Olicarim. Hello? Alyana? Hello, General. Magkasama pa po ba kay ni Cardo? Hindi na, Alyana. Naghahiwalay kami kanina. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. General, si Lola Flora sinugod dito sa San Pedro Hospital. Ha? O sige, pupunta ako dyan. Sige. Sir Cardo! Sir Cardo! Alam niyo na po ba nangyari sa Lola niyo? Ano nangyari kay Lola? Nahimatay po si Lola Flora sa kalye. Dinala ng ambulansya sa San Pedro Hospital. Si Lola Flora na po.